Dito po tayo. Dito po. Ayan. Yan, may. Ayan, may. Yan. Sorry, napaaga gising mo. Usually 6, ano na kami na monitor na lang ito. So, yung pagbibig ko dahil 6 yung may program na yan. Ang campus na rin tuloy yan hanggang 8. Ayos na kasi na ako. Diyan lang yan. Kasi yung studio namin sa dito lang. Ayos kami ng studio. Sa lahat ng issue, sa international concern ng tao. Yeah. Concern sa election din. Issue, siyempre ngayon, medyo ano eh. Marahan yun na lumalabas ng mga big story ba? Usual na ba sa election eh? Ngayon, tawag dito yun. Normal. Pero ano ang pandemic, hindi mo sila makikita. Tapon na, mga may scrapping na ng mga bahay ng mga pollinators namin. Na parang, sa, parang may sabay-sabay na ano, parang pattern. Ano yung mapipigilan ng tao? Ay, si Samira. Sir. Ay, si Gov. Si Sek. Good morning. 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 May ano kami program sa kakao, coffee, tapos hybrid coconut, tapos ngayon may inusipan naman yung pinapropagate namin para lemon. Yung kulay ng orange sa mali. Ano yung? Kalamansi. Kalamansi. Ah, kalamansi. 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 Laki yung mga nursery namin na established dito. Dati pa progress pa ako. Dok. Eh, si Dok. Dok. Welcome to Pagalian, Dok. Si Dok. Going, Dok. Follower mo sa FB. Dok. Si Dok, maraming ano ito eh. Follower ko sa mga humihingi ng payo sa kanya. Sa love life, Dok. Paano maging lawyer? May pagpahaba ng buhay. Lagpas na 40 years. Paano mababuhay, Dok? Kailangan loyal sa asawa. Isa lang. Isa lang daw. Kasi pag marami daw, nakakabata. Bata ka mamamatay. Bata ka mamamatay. Yun na. Grandfather. Sa Muslim, pwedeng apat.
Sir, exception to the rule, sir, not the rule. Eh, wala. Marry 2, 3, 4, but if you cannot do justice, marry only one. Marry only one yung rule, sir. Nakalimutan nila sa tarpaulin, inuna na agad yung marry 2 eh. Hindi lang kaming kandidato dito na counselor. Yes, sir. Incumbent na parang kay captain. Apat yung wife niya. Kaya nga, sir. Masaya naman sila. May mga nag-exercise po, tsaka isang bahay pa sila. Isang bahay pa sila, isang dingding lang. Ayun, nakakabata ba yun? Isang dingding. Isang dingding sila, why? Pagitan lang yung dingding. Meron sa kabila, naghintay yung mga press. Ah, thank you. Thank you. Press po kayo po. Wala pa masyadong rice. Puro very high quality process. Hindi kasi yung ano ka namin dito, yung rice namin kasi so plus times 2 yung consumption namin compared to yung produce namin. We have around 40,000 yung hectares of rice. Yung yung siren, yung gulabi. Nag-award din kami ng rice at saka yung scoop. Hirap kayo ni sa fertilizer. So far, mga ano lang ang gamit na, mga pesticide na sa fertilizer, hindi yung mga organic. Commercial. 2,600 per bag. Mahal na mahal ngayon. Pero ano ngayon, tingani, so mayayaman yung mga farmers namin ngayon. Pero magkano yung palay ngayon? Mahal din, 90? Oo, mga barato lang. Pero mas taas na compare dati. Dati kasi, nang pag-drop ng price dito ng 13 pesos, nagpalabas ng pera yung province, tapos subsidy. Ano, binayaran namin ng 15. Para makapawin. Kasi sa Cotabato, umabot na ng 10.50. So ayaw namin ma-kuha ng same situation. Kaya as early as 13 pesos pa lang, dinescue na namin. After 2 weeks, tumaas na naman ng 16.50. Hindi good. Kasi wala na, hindi rin makapili yung mga kumpador. So they have to go up yung price dito. Kasi yun yung ano namin dito, primary source of ba ng trabaho ng mga tao namin sa lugar. Yung pag-aani talaga pagsasaka. So kaming mga gulayan sa barangay, binibigay namin for free yung seeds saka yung fertilizer. So it will cost the government around 10 to 20,000 pero pag-harvest ng mga farmers, yung 20,000 maging 60, 80. Kasi dati yung sa mga yung sa mga yung security. Yung iba, taga-Cebu nito na bumibili. May bayan kami dito na yung may nakatambay ng mga truck kung may parko pa po sa Cebu. Dala na kagay. Ano, malaya nila, yung Amatis, Mr. Sainz. Inter Island. Malabas na rin sa province. Meron kami din dito, plant na pay later sa uniform. Bigay namin seeds, saka full fertilizer. Pag harvest nila, pwede kami bumili. Hindi takbang yung ano nila. Yung muna na nabigay namin. And the power that we need. Kasi dito sa check mo sa pag-asa, ano yung pinakamahabang rainfall sa western nila na. Rainfall lang, hindi naman typhoon. Tapos yung typhoon, hihira yung typhoon dito kasi nasa ano na kami, western na kami. Pagdadaan naman yung bagyo talaga yung pagdadaan sa lang area. Ano yan? Mag-divert yan. Hihina din. Hindi siya mag-divert. Sayang nga yun. Marami ang dinaanan po. Iwan mo sa yung dagat nyo ba? Okay naman, di ba? Maraming isla rin. True.
actually, yung isda ngayon, ano na, malayo na. Mm-hmm. Pero may mga sanctuary kami dito na, ano, may mga, ano naman, reserve. Ano. Pero yung sa dagat, meron din kami, ano, program sa savings. Halos, yun ang maganda. Halos every time, meron pa ng nursery. If ever they need yung seedlings, kukuha lang sila doon for free. Tinan na yan eh. Cutting sand. Dito din yun. Alam mo magandang alternative sa fishers kung pagkabagyo, type of season. Yeah, sabi ko. Seedlings siya makakalaw. Yun yung pantala. Dalam pasi mga batch ko kasi si Dula yan sa mababaw pa lang mga batch ko pala sa national yung seasonal din din sa national kagala ng amihan na baga so magkano magbari din yung ano 45 days yan si Jack 45 ang ganyan naging isang kilo bilis ano yan eh maraming malaki ko kita ano dyan ano yung quarter is meron ng meron ano sa Sambuanga processing tapos sa Cebu meron din sa seaweeds. We used to be the number one ano sa producer ng seaweeds before tapos ngayon Indonesia na. Pero dito sa Pilipinas itong Western Mindanao din ang number one sa seaweeds sa seaweeds. Ano talaga agar-agar agar-agar. Gusto niyo sa Tausug, sa Tawi-Tawi area? Yes, the deepest parts of the world, sir. Pearl of the Orient, kaya. Tawi-Tawi, Sulu. Tinawanan ka nga ako sa ship, taga-ship deck. Yes, sir. Na, yung ano, ng scientist na gagal-agal. Ano? Yung seaweed. Yeah. Sabi niya, magkano income ng kakao mo? Congressman pa ako nun eh. Kung? Sabi ko, mga projection namin, 100,000 per hectare per year. Yes. Ah, malayo yan sa seaweeds. Yung 100,000 nila na income, 1,000 square meter lang yan sa dagat. Ito, hindi na dar yung dagat, sir. Nag-sinigop dito ng lupa, di ba, Gab? Oo. Pero magandang alternative yan sa... Yes, sir. Technology of yung pinunta natin sa Mindoro, di ba nang pinunta tayo, coastal, yung mga area na yun, pwedeng seaweed yun. Yeah. Alternative na pagka may season. Ginagawa toothpaste yun eh, may your di ba? Skin care, skin care, food, skin care food, tapos yun. Madami-dami siya. Maraming gamit. Pwede pong organic fertilizer. Pwede yan. Yung ferment mo, tapos i-spray mo sa dahon niya. After one week, talagang pag-green yung dahon niya. Maganda na ano yung technology na seaweed sa BOS mo. Very advanced na siya. Magkano na per kilo mo? Hindi ko pa estimate. Something like 60 siguro. 50 plus. Oo na mo, ganyan kaliit. Mm-hmm. Tapos, pag tumubo na siya, hindi ka na mag-a-sisiglin. Yung inani mo, putol ka lang mo. Stalin mo sa stroke. Lublog mo ulit sa... Pinaral ko yun eh. Alternative. Tapos kung ano yung ginamit mo, pwede mo ilublog ulit. Kinakain ng microbes. Microbes ang... Yung... Hindi ko alam kung anong tawag sa... Sa mga ano lang. Parang plankton or microbes. I don't know yung klase niya. Pero minsan kumukuha kami ng yung maliliit doon sa ano sa Iloilo, sa Shifting. Para medyo bago pa yung ano ba? Fresh. Ano yun eh? Tawag tissue culture nila. Para bago yung... So yung seedlings, medyo ano pa, fresh pa yung seedlings. Pagkat ngayon ng mga farmers, mas inis. Ibabalik mo niya. Galing. Kung umiwan ng square meter ka, 100 kilos, 45 days, 1,000. Mas mga 1,000 square meter,
100,000 per year yung income. 100,000. Malaki na yun. Malaki ng dagat. Daming dagat. Sa archipelago yan. Ano sa amin dito? Kasi typhoon, ano lang. Hindi lang talaga yung typhoon. Breakfast na daw sa eating, shopping, long time. Okay, pwede. Mga Para doon.